Hello brothers and sisters, and I am back. So for today's video ay gagawa na naman tayo ng bagong video kung saan magre-review tayo ng isang product. Ang product na ito ay alam ko namang sobrang sikat at siguro napapadaan sa inyong mga For You page sa TikTok. And ito siya, G21 Pure Kojic Bleaching Scrub. Kaya kung gusto nyo malaman kung effective ba to, just keep on watching. Switch. Trivia lang na ito yung first time kong gumamit ng isang bleaching scrub. Kaya naman yung napili kong brand is yung, alam mo yun, trusted na, yung marami nang nakatry. Para sure na safe na safe. Ayun, pag nagpunta kayong TikTok, for sure makikita nyo tong product na to na live sell ng mga titinda sa TikTok. And actually guys, wala pa ni isa akong nakikita na hindi to nag-effect sa kanila itong product na to. Kaya ayun, napabili na din talaga ako. And bago pala muna tayo magpatuloy dito sa vlog na to, is gusto ko lamang makita nyo ang aking first impression sa product na to. Okay, so guys, finally dumating na itong pinakaihintay kong scrub from G21. Bubuksan na natin. Na-order ko to sa Shopee and yung link na pinagbilhan ko is ilalagay ko dyan sa description box. Dalawa yung binili ko kasi feeling ko mabilis siya maubos. Ito yung packaging niya. Ayan. G21 Pure Kojic Bleaching Scrub yung kanyang pangalan. And yung nabilhan ko pala nito sa Shopee, super mura lang ng pagbebenta nito. At nandito na din yung kanyang ingredients, tapos yung how to use. Nandito naman sa kanyang babang part yung expiration date. Tapos yun nga makikita ang aking first impression sa product na to. And ang masasabi ko lang sa packaging na to is very neat and also informative. Like kung ano yung mga mahalagang dapat mong malaman is nandito na. Hindi masyadong masakit sa mata yung kanyang packaging. Dun pa lang sa pangalan niyang Pure Kojic Bleaching Scrub, dun pa lang sa salitang Kojic is, ayun, nakikita mo nang inspired siya dun. Isa sa mga active ingredients dito is glutathione na known for pagpapaputi. And also, meron na ding kojic acid na alam naman nating nakakatulong sa pag-exfoliate and pag-renew ng ating balat. Also, meron na din ditong niacinamide na alam naman nating nakakatulong sa pagpapaglow. At meron na din tong collagen na nakakatulong sa pagpapabata na look sa ating skin. Meron ding shea butter na nakakatulong sa pag-moisturize. Meron ding papaya extract na alam naman nating nakakatulong sa pagpapaputi ng ating skin. So, napakaraming active ingredients dito na sobrang helpful para mapaputi at mapaglow, pati na rin mapabatang tignan ng ating skin. Tapos ko na nga siyang gamitin ng mahabang panahon at talagang nakita ko na totoo ang mga sinasabi rin ng iba na nakakaputi ito, nakakaglow ng balat. And kung tatanungin nyo guys, yung amoy niya, sobrang bango. Parang candy. Hindi siya masakit sa ilong. Mild-mild lang din yung amoy niya. Yung consistency niya is para siyang whipped cream. Ang dami naman niya is 300 grams. So, ayun, sulit na sulit to. Pinagbilhan ko nito is nandyan sa description box. Yan nga, since scrub siya, alam naman natin pag may mga scrub na ganyan is merong mga beads na kasama. Sobrang liliit lang naman nun, so hindi siya masakit sa balat pag ginaganon-ganon mo. And gusto ko ulit malaman yun na ginamit ko to dahil nag-beach ako. Ayun, nangitim talaga ako ng todo and naghanap agad ako ng paraan kung paano bababalik yung aking dating kulay. As in guys, umitim talaga ako ng malala. To the point na hindi na pantay yung aking balat. Kaya yun, napag-isip-isip ko na mag-try na din ng isang bleaching scrub. And dahil din, nandito na lang din tayo sa bahay and alam mo yun, magbabakasyon na tayo. Siguro, mas okay na ngayon na to gawin. Since mas marami tayong time sa sarili. So, yung mga in-expect ko nga dito sa paggamit nito is first, syempre, pumuti ako. Second is, maging smooth yung aking skin. Third is, mag-glow ako. And also, ma-exfoliate na din yung skin ko without the feeling na parang ang drying niya sa skin. And guys, sa lahat ng in-expect ko, yun, lahat na feel ko. And yun yung ipapakita mga video clips later ay makikita nyo yung ginagamit ko lang siya sa body dahil for me, masyadong manipis yung face natin para sa mga ganito. Well, paniniwala ko lang naman yun. Pero dun sa mga iba naman, ginagamit nila yun sa kanilang muka. And dahil din sensitive yung skin ko sa face. And ayun, isishare ko na nga sa inyo ang aking naging journey ng 1 month sa paggamit nitong Pure Kojic Bleaching Scrub. And yan, makikita nyo din na putol-putol yung mga video. Like, minsan nakakalimutan ko, minsan busy lang din sa school. Panoorin nyo na.
So, hi guys! Ngayon na nga yung first time na gagamitin ko itong G21 Pure Kojic Bleaching Scrub. And ayun, sobrang excited na akong i-try ito. Sobrang bango! Grabe! Merong ano siya, may beads. Like kung ano yung makikita mo sa normal na mga scrub. Yan, meron siyang ganon. After mo maglagay nito, mag-iintay ka ng 20 to 30 minutes. See you after nitong banlawan ko. Bye. Tapos ko nang gamitin itong G21 scrub and grabe, ang masasabi ko lang sobrang dulas ng skin ko pagkatapos kong banlawan yung scrub. And ayun lang naman yung naramdaman ko so far. Takita ulit tayo sa next kong gamit nito. Yun na nga, nakita nyo na ang aking naging experience ng 1 month sa paggamit nitong Pure Kojic Bleaching Scrub. And guys, ang masasabi ko lang sa inyo, quality kong quality tong product na to. Kaya yun, alam ko na kung bakit ang dami nilang benta at sikat na sikat sila sa TikTok at sa mga skincare na yan. At ito na nga yung mga napansin ko. Unang-unang napansin ko is pumuti talaga ako. Like kung ikukumpara mo dun sa pinakang unang paggamit ko nito, eh super itim ko dun. Yung pinakang na-amiss ako is yung sa paang part ko wherein para siyang naging zebra. Alam, may paputi, mayroong maitim kasi di ba nag-beach nga ako. So dahil dun sa chinelas na yon kaya naging ganun yung paa ko. Pero dahil dito, napantay niya. Second na napansin ko is yung amoy nito is nagsistay sa'yo after mo mabanlawan yung nilagay mo. And yung texture naman ng skin ko ngayon, super smooth. And after nyo banlawan guys tong scrub na to, super dulas ng pakiramdam as in. And also dahil nga siguro sa active ingredients nito, like meron ditong shea butter and collagen na pampabata at pampaglow, ayun, nakita ko na parang nag-i-improve yung skin ko. Like mukha siyang healthy. So baka matanong nyo kung paano ba to gamitin. So ito, nalaman ko lang din to sa mga live selling dyan sa TikTok. Ang una daw gagawin sa first week is tuloy-tuloy. Like, 7 days mo siya tuloy-tuloy gagamitin. Tapos, dun sa mga susunod na linggo, dun naman yung pwede mong gamitin siya ng thrice or twice a week. And ayun guys, marirecommend ko to sa mga taong biglang umitim at gusto ulit pumuti. Sobrang mild nitong product na to and siguro pwede to sa mga 13 pataas. Sobrang affordable din ito and yung Shopee store na pinagbilhan ko is ilalagay ko dyan sa description box. Para naman dun sa mga paalala na gusto kong baunin ninyo pag gagamit kayo nitong product na to, is una, huwag kayong magpainit ng bonggang-bonggang-bongga dahil talagang sunog na balat ang inyong makukuha. Dahil sa paggamit ng Kojic, yes, mabilis kayong puputi pero mas mabilis rin kayong iitim. Lalo na kung magbibilad kayo sa araw ng walang sunblock. Mas masasuggest ko din sa inyo na magpayong. And next na mapapayo ko sa inyo is samahan nyo to, whitening and also moisturizing lotion. So, overall, marirate ko to ng 10 out of 10 dahil sobrang
affordable, sobrang ganda ng effect, sobrang legit ng mga kiniklaim niya na makakapute, makakaglow. At dito na nga nagtatapos tong video na to. Sana ay may natutunan kayo sa aking review. If you wanna see more from me, just like and subscribe. At kung meron man kayong mga katanungan o gumugulo sa inyong isipan, feel free to comment it down. Also, yung mga gusto nyong isuggest na mga susunod naming review ni ate, yan, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Also, our social media accounts, nandyan sa description box. And I think that's it, guys! See you on my next video.